Hello, good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano, muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw nito ay lilinisin. Ano ba ito sa Biblia? Ating pong aalamin yan. Meron po tayong dalawang talata sa araw na ito. Bago pong basahin ang ating talata, ay magbigay muna po tayo ng panalangin para sa ating Diyos na mga nasa langit. Tayo po ay manalangin. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, muli na naman po kami nandito sa inyong harapan upang magpasalamat sa biyaya at gabay na pinagkakaloob niyo po sa amin, sa bawat isa sa amin. Diyos Ama, muli na naman po kami nagpapasalamat sa muling pagdilat ng aming mga mata. Magagampanan na naman po namin ang aming gawain para sa aming sarili at gawain para sa aming pamilya. Patawad po Ama kung kami po ay nagkukulang sa inyo. Hinihingi po namin ang inyong pag-unawa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Guys, magandang araw sa ating lahat. Akin na pong babasahin ang ating topic na lilinisin. Ang unang talata po ay nasa unang 1, chapter 9 to 10. Verse 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. I mean guys, napakaganda po ng mensahe sa nilalaman po ng talata. Ang isang tao daw po o ang isang nilikha ng ating Diyos Amang nasa langit, kapag ito po ay nagsisi o humingi po ng tawad sa ating Diyos Amang nasa langit sa kanyang mga pagkakasala, sa kanyang mga pagkukulang, sa kanyang mga pagkakamali, o sa mga nagawa niyang hindi mabuti sa kapwa. Pag tayo po ay humingi ng tawad sa ating Diyos Amang nasa langit, natitibay po sa nilalaman ng talata na tayo po ay patatawarin at lilinisin po tayo ng ating Diyos Amang nasa langit ang pangako po ng Diyos ay nangyayari. Ang pangako po ng Diyos ay tinutupad. Hindi po sinungaling ang ating Diyos Amang nasa langit, brother and sisters. Kaya kung alam po natin sa ating sarili na tayo po ay nagkakamali sa ating kapwa, tayo po ay nagkakasala po tayo sa ating Diyos Amang nasa langit, nagkukulang po tayo, ay humingi lang po tayo ng tawad. Nagtitibay po sa nilalaman ng talata na tayo po ay patatawarin at lilinisin po tayo ng ating Diyos Amang nasa langit. Kahit wala po tayo sa bahay sambahan, pumasok lang po tayo sa loob ng ating kwarto, pumunta po tayo sa tahimik na lugar, doon po tayo manalangin at doon po natin sabihin na tayo po ay humihingi ng tawad sa anumang pagkakamali natin.
tayo po'y patatawarin at ilinisin ng ating Diyos Amang nasa langit. Napakaganda po ng mensahe, guys. Akin naman pong babasahin ang pangalawang talata ay nasa 2 Corinto chapter 5 verse 17. Verse 17. Kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa na ang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Amen, guys. Napakaganda po ng mensahe sa ninalaman po ng talata. Ang mga tao na nagbago o nagsisi sa kanilang mga nagawang kasalanan, humingi ng tawad sa ating Diyos Amang nasa langit, at nakipag-isa na po sa ating Panginoong Hesus, sumunod sa aral ng ating Panginoong Hesus, sumunod sa mga iniwang payo o aral na iniwan ng ating Panginoong Hesus dito sa sanlibutan, ay isa na po sa bagong nilalang. Wala na po sa kanya ang luma niyang pagkatao. Sa nilalaman po ng talata ay ang tao daw po na nagbago na, humingi ng tawad at nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus ay isa na po siyang bagong nilalang. Napakaganda po ng mensahe, guys. Kaya po kung tayo po hihingi ng tawad sa ating Diyos Amang nasa langit at makipag-isa na kay sa ating Panginoong Hesukristo, ay atin na po itong pag-ingatan na huwag na po tayong manumbalik sa mga pagkakasala, manumbalik sa maling gawain. Guys, ingatan na po natin upang sa ganun ang pangako ng ating Diyos Amang nasa langit ay hindi mawala sa atin. Sapagkat napakahalaga po na tayo ay maging malinis sa paningin ng ating Diyos Amang nasa langit. Upang sa ganun po ay makasama po tayo sa kanyang kaharian, brother and sisters. Napakaganda po ng mensahe. Marami pong pangako ng ating Diyos Amang nasa langit na ating pong mababasa sa Biblia. At marami din pong aral na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus na mababasa sa Biblia, brother and sisters. Napakaganda po ang ating topic sa araw na ito. Kaya huwag po tayong mag-alinlangan na humingi ng tawad sa ating Diyos Amang nasa langit, sapagkat ang kanya pong pangako tayo ay patatawarin at lilinisin. Napakaganda po ng mensahe, guys. Kaya po sana ay huwag po kayong magsawa magkinig every Sunday na aking pong binabahagi o sinisya. Upang sa ganun po ay magkaroon po tayo ng kaalaman, gabay at control dito sa sanlibutan, guys. Magtatapos na po ang ating tati. Mag-closing prayer na po tayo. Ipikit natin muli ang ating mga mata. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, marami pong salamat sa oras na ito, sa araw na ito, na nakapagpakinig na naman po kami ng inyong salita na buhay at makapangyarihan, na pagkain po ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming espiritu. Diyos Ama, ingatan niyo po kami, gabayan niyo po kami, ang bawat isa, ilayo niyo po kami sa kapahamakan, Diyos Ama. Ipagkaloob niyo po sa amin ang aming pangangailangan sa araw-araw, Diyos Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, amin. Guys, maraming po salamat sa walang sawa niyong pakikinig na aking
sinishare na salita ng Diyos ng buhay every Sunday. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. God bless to all.